So, kamusta mga kabaho, Adam Inn, at ang pag-uusapan natin ngayon eh kung bakit ang pangit ni Marlo. So, bago niyo akong sugahan, hindi na tuloy aching. Wala akong COVID, hindi na tuloy aching. Sorry. So, ito na nga. Bago niyo akong sugahan, eh, panoorin niyo muna ang buong video na to. Nang mas maintindihan natin kung bakit ba ang pangit ni Marlo. So, before that, please like, share, subscribe, and hit the notification bell button para updated kayo sa susunod nating pag-uusapan. Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin mga kabaho. So, ito na nga. Bakit ang pangit ni Marlo? So, ito ay mga opinion ko lamang. Sana ay huwag niyo pong husgahan sa aking mga sasabihin. Dahil wala naman po akong intention na siraan si Marlo. Ito po ay mga napapansin ko lamang. Mula sa sumikat siya, mula sa pagsikat niya hanggang sa ngayon na nagka-issue siya. So let's get started. Ito nga ang napapansin ko. Magkukwento lang ako ng mga napapansin ko pa dati. Noong mga humble beginnings pa niya, eh mapapansin naman natin na okay naman si Marlo. Yung mga kagrupa niya dati, yung #5 ba yun? Yung alam natin na hindi sila ganun kagwapuhan, pero wala naman silang mga masamang pinagagawa. Eh ang mungkahi ng gusto nilang gawin eh pasahin lang ang mga viewers kahit na ganun yung medyo nila. So yung mga humble beginnings pa ni Boss Marlo, and hindi pa naman siya ganun ka taas, hindi pa masyadong lumalaki ang ulo niya. Siguro naman may nakakapansin sa inyo dyan. Hindi pa po masyadong lumalaki ang ulo ni Marlo. Di mo nga, yung girlfriend niya si Isa ba yun? Isa po, ano bang basa dun sa pangalan niya? E minahal siya sa kung sino siya. Hindi sa kung ano yung itsura niya. Despite na medyo may katarantaduhan na siya, e minahal pa rin siya ni Madam Isa. Pero yun na nga, tuloy-tuloy sa humble beginnings yung mga panahon. Mga Filipino vines, kung ano mang vines na yan. Mga hugot-hugot, no? Parang ganito. Tingnan mo. Titingin lang ako doon. Magkaka-vines. Diba? Mukhang tanga. Pero ganun talaga yung vines. Mukha silang tanga. So, ito na nga. Habang hindi pa nagpaparito kasi Boss Marlo, eh oo, marami nang nababasa sa kanya dahil sa itsura niya. Pero marami siyang mapapasaya ng mga panahon na yun. At dito na papasok ang taon na nagparito kasi siya. Inano pa sa rated K yun, no? Handa na ba kayo? Ito na si Sadderford! Puta, kilig-kilig mga babaita din, no? May mga bakla pang kinikilig. So, sabihin na natin naging successful yung retoke, pag-retoke kay Marlo. Pero, may naiba. May naiba. Katulad ng sinabi ko kanina. Kanina, sabi ko, hindi pa lumalaki ang ulo ni Boss Marlo. Ngayon, boom! Tumaas na yung tingin niya sa sarili niya kasi gwapo na siya eh. Marami nang humahanga sa kanya. Despite na napapangitan pa rin ako sa kanya nung nagparito ka siya, eh gwapo naman siya sa paningin ng ibang mga kababaihan natin. Lalo na siyempre sa kanyang girlfriend na mahal siya. Na kahit anong gawin ni Marlo yung kagaguhan, eh mahal na mahal siya. Diba? So ito na nga. Yung medyo nauubos na e-expire na trial skin ni Marlo. Ni Marlo? Nauubos na yung trial skin? Eh, medyo yumayabang ata. Medyo yumayabang si Boss Marlo.
Kasi hindi na pala siya Marlo. Sanderford. Ang ganda ng pangalan, Sanderford. Pero yung ugali, boy, patapon, pare. Patabon. Patapon. Kasi, tingin mo naman yung issue niya sa tulip mo ngayon. Diba? Kung ano ang pangbabaliktad yung ginagawa niya, the girlfriend niya. At hindi na nahiya sa mga kamag-anak niya. Kamag-anak pa niya ang humihingi ng sorry kay Issa. Imbis na siya yung maghingi ng sorry kasi siya yung may ginawa. I-deny-deny mo pa, paring Marlo. Ay, Sanderford, diba? Marlo ka na ulit kasi na-extend, ay, na-expire na yung trial skin niya. Biligyan na lang bago. Hindi, ano na lang ni Moonton yan. So, may bibigay ulit na trial skin. So, hintayin mo na lang Marlo na may magbigay ng trial skin sa'yo. So, ito na nga, bago pa maibang-usapan natin. Eh, masyado na kang humayabang si Marlo kasi tukado na siya eh. Guwapo na siya. Pero, di niya ba naiisip? Kapag nagkaanak siya, di niya ba naiisip? Siyempre, ganun din magiging itsura niya. Eh, yung ugali, di niya ba naiisip na pwedeng mamana ng anak niya yun? Kung magkakaanak pa siya, itsura niyang magkakaanak pa ba yan? Bihin na natin magkakaanak si Marlo. Tingin niyo ba, magiging mabait yung anak ni Marlo? Kung ganun yung ugali niya? Dati siya pa yung nagsusumbong kay Tulpo kasi ang dami ng babasyaan niya. O ngayon, huli ka ngayon. Ikaw na yung sinumbong. Ano ka ngayon, Marlo? Bakit ka ganyan, Marlo? Okay ka pa nung mga humble beginnings mo eh. Ako, napapasaya mo ako nung humble beginnings mo. Mga panahon nasa Filipino Vines, mga ganon. Yung pa-bines-bines lang, diba? Okay naman si Marlo yung hashpad. Nag-guest pa kayo sa GGB, diba? Okay naman na. Pero, bakit lumaki ang ulo mo, Boss Marlo? Bakit kayo umabang? Kasi ba, retukado ka na? Porkit may manager ka na? At saka marami yung tropa? Sipin mo nga, Marlo. Kung mapapanood mo to, I know hindi kasi hindi naman ako sikat. Pero kung mapapanood mo to, bakit kayo mabak? At bakit mo ginawa sa girlfriend mo? Si Marlo na lang ang makakasalit niya. So, out na po ako dito. Goodbye!